So hello guys, what's up? Welcome to my channel. This is Diggs TV. So ngayon guys, ang gagawin natin ngayon ay maglilinis tayo ng throttle body assembly. So yun ang project ko ngayon guys, na ibablog. Maglilinis ng throttle body assembly, kung paano linisin. Tuturo ko sa inyo guys. Okay, baba tayo. So ngayon guys, nandito ko tayo ngayon sa sasakyan na Galan Mitsubishi 2003 model. So ngayon, ito yung ano niya guys, throttle body. So tatanggalin natin to, itong apat na tornilyo, isa, dalawa, tatlo, apat sa likod, isa. So tatanggalin natin yan para ma-release to ng malinisan natin. So ayan siya guys. Tingnan natin oh. Napakadumi. Ang daming dumi oh. Siya dumadumi ang loob. Kailangan malinis siya. Okay. Tanggalin natin tong apat sa dalawa at tatlo. Apat. So mababaklas na yan, mahuhugot na yan siya guys. So ayan guys, so ito na yung throttle body assembly. So kasama pa yung servo guys. Ito lang yung throttle body assembly. So itong kalahati, ito yung servo. So ang lilinisin natin ngayon guys is itong throttle body assembly. Ito lang muna yung lilinisin natin. So ipapaliwanag ko rin to next time, itong servo. So dapat tatanggalin muna natin yung servo para once na naglinis tayo nito sa loob, kasi may mga butas-butas to eh, hindi siya papasok dito sa servo, sa butas nito. Pag nag-spray tayo, kasi yung maliliit na mga particles na madumi, pupunta yun dun sa butas, sa servo. So, mangyaring magkakaroon ng dumi tong loob nito. So, kailan tanggalin lang natin para tuloy-tuloy yung paglilinis natin kahit dalawa. Papasok man doon sa loob ng butas na maliliit, so lalabas lang din dito. So tatanggalin natin itong servo. Okay guys, before yan guys, before natin tanggalin to, so ipapaliwanag ko muna sa inyo yung mga pangalan nito, yung parts. So itong buong throttle body, ito yung throttle body assembly, ito tinatawag na throttle body assembly. Okay po. Kung sa ano pa yung carburetor to eh, tulad lang din sa ano, pero dahil AFI to, kaya throttle body assembly, ito na yung pinaka-carburetor nya. So ngayon, ito po yung dito nakakabit yung accelerator cable dito. Pag nag-accelerate tayo, aapak tayo ng gasolina, ito yun. So diba? So ngayon ito naman, so ito naman guys, ito yung TPS. So meron din tayong video nito, sunod TPS. Tapos ito naman ang isa rin, itong butas na yan guys. Yan, ito yung ano, sa idle, dito tayo nag-adjust ng minor sa hangin, vacuum nya. So dito tayo nag-adjust ng hangin sa minor nya. So tatanggalin natin itong servo.
Itong cellphone tatanggalin natin para maglilinis, lilinisan natin. Okay? So ayan guys, tinanggal ko na. Ito yung servo. So siparit natin to siya. So kailangan natin ng screw. Screw, Phillips screw, toothbrush. At carburetor cleaner. So ngayon guys, lilinisan na natin. So, di ba, tanggal na yung servo niya. Ito lang yung assembly ng throttle body. So, linisin natin guys. So, ganito lang yung paglinis niyan guys. So, kapag naglagay tayo ng cleaner sa throttle body, kailangan konti-konti lang, hindi pwedeng buga ng buga kasi baka pumasok din sa mga butas-butas dito ang mga dumi. So, pagbuga mo ng pakunti-kunti, pupunasan natin ngayon ng malinis na basahan. So, ito yung guys. So, bugahan natin ng pakunti-kunti. And then, pupunasan na natin. Punasan natin ang basahan. Pupunasan uli ng basahan. So guys, kailangan natin ibukay yan. Yan. Para yan o. Para malinisan ng maayos yung ilalim kasi pag sarado yan yung maabot. Ayan o. So ngayon guys, makinitab na siya guys. Kailangan mong bukahin. Kailangan ibuka para malinis yun hanggang dun sa ilalim. So ayan guys, so makintab na yung ano niya. So tanggal na yung mga dumi sa dito lahat hanggang dun. Lahat ng carbon niya. Wala na yung carbon niya. So, dito. So ngayon, ikakabit na dito ngayon sa sakyan. Okay, tara.
Ayan guys, babalik na balik na natin. So ngayon, babalik na natin tong cross. Kailangan walang singaw. Kasi pag singaw, kulang ang volume ng hangin na papasok dito. So maging palyado siya, kailangan walang singaw. I-check. And then i-check nyo guys yung mga gilid niya kung lahat naka-fit yung hose. Kasi pag singaw siya, magpapapalya yan. Okay guys, testing natin. Testing natin guys kung may hatak siya. Kasi kung nung una walang hatak to kasi madumi. Nilinis na natin. Titingnan natin yung ano kung maganda na yung hatak ng beret niya. Ayan natin ng Edel. Ang paglilinis ng throttle body assembly sa mga hindi pa marunong sa makina, kahit basta may ari ka o at least gusto mong linisin, subukan mo tsaka tingnan mo lang yung mga video ng nasa YouTube channel. Kahit pa paano nakakatipid kayo, pero kung medyo alanganin kayo, pagawa nyo lang sa mekaniko guys para safety rin kayo. Kasi meron ding iba kasi na tatanggal tapos mahirap na pagbalik. So baka magka problema pa yung makina natin. So mas malaki yung gastusin. Pero kung malakas loob nyo, tingnan nyo lang yung mga tutorial at matututo kayo at magagawa nyo rin. Simple lang. Sige guys, salamat sa panunod. Bye bye.